So hello guys, welcome back to my YouTube channel again. So today is yung ipapakita ko po is yung crutches. Kasi ang dami na po nag-request eh. And then they tried to ask me if I could make a new content still related on crutches again. Then since my time is free right now, then gagawin ko po yung request niya. Stay there. Tapos mag-ano ko. I have here my knee mobilizer. Kita niyo na to noon, di ba? So ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya gamitin. So sa mga may fracture diyan, kayong mag-alala. Sa mga nawala ng pag-asa na makakalakad sila ng matuwid, huwag kayong mag-isip ng masama kasi makakalakad din kayo soon. Same like me. Kasi noon, iniisip ko talaga na hindi na ako makakalakad ng matuwid. Kasi nga, ito yung, kita nyo naman, di ba? Ito, iba na siya, di ba? Pag ganun na siya. Ito yung fracture area ko. Dito, tsaka dito, na ganun siya. Nabali yung buto niya pag ganun. Tapos dito rin banda. So, ngayon, ipapakita ko po is maglalagay ako ng knee mobilizer. First, lalagay ko muna yung bandage. Sa mga may sakit pa dyan, o sa mga viewers ko dyan na in fracture pa, huwag nyo muna itong gawin. Kasi, didemo ko lang naman kung paano siya gagawin pag okay-okay na yung pakiramdam mo. Kasi, even if you're okay na, you still have to support your leg with these bandages. With these bandages pala. So, kailangan, supportan mo pa rin yung paa mo sa bandage. Kasi, it's not totally healed pa kasi. Kailangan pa din siya ng support. Although, magaling ka ng maglakad, sometimes kasi, pag masakit yung paa mo, or yung fractured area mo, kailangan mo ng support. Kasi, mas maganda sa pakiramdam kapag may nagsusupport sa pain. Tapos para sa akin, itong bandage is isa sa mga nagsusupport sa pain kasi parang kinocompress na yung laman ng paa ko kaya hindi siya sumasakit na ganun kasakit talaga. So ito pala yung tinatawag nila na knee immobilizer. Hindi akin to. Hiniram ko lang to sa pinsan ng mister ko. Tapos ayun, nagamit ko rin. So ayan. So, yung pa-curve niya dito banda is dapat dito siya. So, ganyan. Makita niyo yung curve, di ba? Ayan, di ba? Curve siya. Ayan. So, dyan siya banda. Ayan. So, kailangan mo lang i-adjust. You have to lock it tightly para hindi, make sure na hindi siya matatanggal. Kasi, pag linuwagan mo, tapos, maano siya, matanggal siya na hindi mo sinasadya, syempre masakit yun, lalo na pa, if you're still in pain, di ba? So, ayan. Try ko muna siyang maglakad guys ha, kasi ang nag-request sa akin is kailangan maglakad ako with crutches, with ankle, with ang dami niyang request. Hindi ko alam kung kaya ko bang pagsabay-sabayin yung request niya guys ha, nakakagulo yung request niya. So ayan ako. So ganyan. Diba? Tapos
dapat ano, wait lang. Saan ko ba ilalagay yung cellphone ko? Parang ano eh. Masyadong malayo ata siya sa... Lagay ko na lang dito siya sa couch. Dito muna kayo sa couch kaya para makita nyo ako ng maayos. Ayan. Kita pa. Parang nawala ako eh. Ay, parang hindi ako kita eh. Dito ko na lang siya ilalagay. Pakita nyo talaga guys ha. Okay, ayan. Ganyan, ganyan. And then, he asked me if I could put something on my, this one. I don't know how to do it, but I try to do it as long as it's you asked me to do it. Sabit lang guys ah. Kasi ayan, parang ganito yung sinasabi niya. Parang ganyan. Parang ganyan, di ba? I don't know if tama ba. Let me know in the comment section if I'm doing it right. If this is what you asked me to do it. But I think this is very impossible for me to walk if I have a fracture both of my legs and my arm. And walking with crutches is very impossible for me to walk it. Because no one will handle this one. Except if I'm going to use one crutch only. Then I'll try to use two crutches. I think I have to do it like that. And then... Ganyan. Parang padahan-dahan lang siguro. Pero saglit lang, ilipat ko lang muna kayo dito banda. Kasi medyo malapit eh. Ay, saglit lang. I stay there. Okay. I think this is the perfect spot. And, right. Wait. I have to wipe the lens because it's so... Just like that. I have to close the door. Just wait. I have to close the door. Okay, this looks more perfect. Okay, let's do it. Okay, guys, we're gonna do it again. Okay. Hey, it's still dark in here. So light. What about like that? Okay, okay, this is the perfect spot. Okay. So, I have to tie my hair. So he asked me if I could put some bandage on my knees. That one. I don't know if I can walk. One crutch. Like that. It's very difficult for me. What if I'm going to use two crutches? Okay. Okay. I have to walk like this if my ankle is hurt. Right? I'm not so good with crutches anymore. Hirap niya guys. Mutik na akong mano. Baka mapilayan pa ako ulit. It's very difficult to use crutches with arm bandage. Like that one. Sling arm.
So, ganito lang talaga yung ano. Mahirap siya, mahirap. Then, at least I did your request, right? I mean, in the comment section, I know you're not satisfied with that because I can handle it very well. Just like that. Okay. Okay, to those who asked me to do it, it's very dangerous for me to do it again. I almost slipped this in this area. Then I could almost get my leg fractured again. So I think that's the best thing that I can do. And if you have any requests, let me know in the comment section, guys. Then, sa mga nakapag-subscribe na sa akin, please do not unsubscribe me, guys, ha. Maraming salamat sa support niyo sa YouTube ko. At least malaking tulong na rin to sa school ko, guys. Because I need financial support for my school. Kasi nga, nagbabalik-aral ako. And then, gusto ko lang tulungan yung mister ko para sa pag-aral ko, guys. Then, it's very... Oh my God. See? Ang hirap niya. Ang hirap maglakad talaga, guys, na naka-ganon, naka-arm ganon, tas naka-ganon, naka-crutches na naman. So, mahirap po talaga. Yun lang po talaga ang di kaya ng powers ko. Then, kung yung may mga request pa kayong iba, just let me know in the comment section if you have another request. So, itatry kong gawin. Basta lang yung sa tingin nyo lang kaya ko, diba? Then, he asked me if I could make a knee brace, a neck brace, you know? Then, walk with crutches, then I'll try to do it on my next vlog. Thank you so much for watching and delusion, and I'm gonna see you on my next vlog. Bye bye. I have to remove my bandage.